Yun, emergency vlog tayo. So, magandang gabi po sa lahat. So, ang gagawin natin, ipapakita natin ngayon is yung PS100 natin. Kanina umaga kasi napansin ko, medyo mahina na siya. So, binaliwala ko lang kasi sabi ko, umaga naman eh, kasi sa umaga tamad talaga silang gumalaw eh. Pero, in-observe ko kasi parang mahina talaga siya. Pero, kanina tanghali, okay pa rin naman. Tapos nung hapon na, tinignan ko, mahina na siya. So, ginawa natin, kinuha ko na, inuwi ko dito sa bye-bye. Tapos, bago ko siya inuwi, chine-check up ko muna siya dun sa cage niya. Tinignan ko kung bakit siya matamlay. Tapos, sinipo ko yung likod niya. Okay naman. Parang, hindi masyado okay. Medyo parang bumaba yung timbang niya. Pakiramdam ko nung binuwat ko. Tinignan ko yung paa kung may sore hacks. Wala naman. Tapos tinignan ko yung chan kung bloated, hindi naman. Tapos chinek ko yung tae niya, yung dumi niya, kung malambot. Hindi naman, matigas naman. So okay, overall okay yung ano niya, yung pag-check up ko sa kanya. Except yung tenga. Paghawa ko ng tenga niya, init. So naramdaman ko agad na hindi normal yung init ng tenga niya. Tapos nung binuksan ko yung tenga niya, nakita ko na mapula. So parang nag-high blood siya, kumbaga sa tao nag-high blood. So emergency, dun pa lang dun sa may ano niya, sa may cage niya, tinurukan ko na siya kagad ng ano, ng electrolytes with B-complex. So ito yung ginamit natin. Ito, yan. So yan yung ginamit natin. Electrolytes with B-complex. Kung nakikita niyo, yan po. So ito, electrolytes, pamparehydrate, tapos amino acid, and B-complex. Ito yung mga binibigay natin kapag nakakita tayo ng mga rabbit natin na medyo mahina yung katawan nila. Pansin natin na medyo parang matamlay talaga siya. Yan agad ang ibinibigay ko. Automatic yan. Wala nang dalawa-dalawa isip. Saksak agad sa ita. Kasi hindi naman po biro yung alaga natin, no? Mga purebred. Lalo na yung mga purebred natin. So, kapag matamlay, ito agad yung binigay ko. So, kanina yun, hindi ko agad neto. Ang bigay ko sa kanya, 1ml agad kasi adult naman yung breeder yan. Si Abraham yan nga pala. So, pakita natin yung, ano niya, yung condition niya ngayon. Okay na siya eh. Kanina, medyo mahina siya. Binilihan ko siya ng yellow. Na, tapos, nag-prepare ako ng face towel. Tapos binasa ako ng tubig ng air, then piniga ako. Ang ano niya, ang sakit niya, tingin ko inala ko talaga heat stroke. Dahil yung tenga niya mainit, tapos yung namumula. So, emergency, kailangan itreat ko agad siya ng cold compress. May naman ay taong vlogger, ang binibigay nila is yung ano, hot, mainit na tubig. Tapos pinabasa, ay maligam-gam. Para sa akin lang ha, heat stroke na nga po yan, tapos nagbibigyan nyo pa ng ganun, edi lalo iinit yung katawan niya. So, ang ginawa ko, cold compress. Sa mga taong na heat stroke, cold compress po talaga ang ginagawa para maiwasan yung overheating palalo ng katawan. So, sa kanila siguro kung naging effective yun, okay, tuloy nila. Pero sa akin, in medical ano term talaga, situation, first aid talaga ng stroke is panginan, tapos bigyan ng cold compress. Yung mga singit-singit, yung mga katawan na ano na nagre-release ng heat. So sa rabbit po, pagka heat stroke, tenga ang pinaka sign. Makikita niyo yan sa tenga. Namumula, makula yung tenga, tapos mainit. So ginawa natin, yun nga, naglagay tayo ng cold compress, yung basang face towel, binasa natin ng malamig na tubig. Piniga ako yun. Hindi pwedeng basang-basa. Piniga ako ng mabuti. Malamig lang yung face towel. Tapos yun, ibinalot ko sa tenga niya. So mga isang beses ko ginawa yun. Tapos sumunod, nung nawala yung lamig, buong katawan niya naman, tinabunan ko ng face towel. No? Para ma-absorb, ma-release niya lahat ng init. No? Ng heat stroke, maalis niya. Ma-release niya yung init sa katawan niya. Tapos, pinanginan natin siya sa electric pan. Pero hindi direct heat.
yung ano lang, yung banda lang ng hangin. Wag pong direct. Wag niyo pong ida-direct yung ano, yung hangin sa kanya. Dapat yung bahagya lang siyang nanginan. So pakita muna natin siya, tsaka natin papakita yung mga gamot. Touch lang natin yung. So yun sa abra guys, no. Pakita lang natin. Okay na siya ngayon. Kanina tumayo-tayo na yan eh. Naka-recover na siya. So yung early sign kanina, may mapula yung tinga niya. Medyo mapula pa. Pero okay na siya, normal na yung temperature niya. Makakapaan niya yung sa tinga pag mainip. So yan, okay na. Naka-recover na siya. So yan lang gagawin nyo. Ito. Yung malamig na towel, ibalot ko lang sa katawan niya hanggang sa tinga. Labas lang yung ulo. Yan, ganyan lang. Yan lang gagawin nyo sa kanya. Tapos, ito, huwag basang-basa. Ano lang, yung hindi ay huwag pinigahan nyo, makita nyo, walang malabas na tubig. Yung malamig lang siya, no? Kuha kayo ng yelo, tapos tubig, basahin nyo, tapos pigain nyo. Pigam-piga. Kailangan malamig lang, huwag basa. So, ayun, i-cool down. Gagamitin nyo lang naman to pang cool down. Pang cool down ng temperature niya sa katawan para maiwasan natin yung paggala ng heat stroke. So, ito yung ano, ito yung first treatment ng mga nai-stroke kahit sa tao. No? Kailangan ano, ma-cool down yung katawan niya. Mahinto yung pagtaas ng temperature niya ng katawan. So, yung nakita natin dating vlogger, ang nilalagay nila, maligam-gam. So, sa akin, para sa akin lang, mainit na yung katawan ng rabbit, ng hayop. Bakit pa natin paiinitin? Lalong tataas yung chance niya magkaroon ng heat stroke. So, wag nating ano yun yung gawin yung ganoon. Kung naging effective sa kanila, siguro, sa kanila na lang siguro yun. Pero sa akin, hindi ko gagawin yun, no? Iba yung sa atin, diskarte natin. So, kung malamig, mainit, palamigan natin. Tapos yung electric pan, wag masyadong nakatutok sa kanila. Naka-electric pan to eh. Yung bahagya lang, yung banda lang ng hangin. Tumatama sa kanya. Ayaw kasi ng rabbit nung nahanginan talaga. Nagkakaroon din sila ng sakit niya sa ganyan eh. So, ang ano lang, banda lang. Hangin, bahagya lang. Para ma-cool down lang yung katawan nila. So, yun lang. Yun lang yung gagawin natin. So, switch na natin yung cam. As yun, no, guys, nakita nyo na, no? Yung condition niya, okay naman siya. So, ang gagawin lang, ang mga gamot na ginamit natin sa kanya, preemptive. Kasi baka biglang mag-release ng ano ng malambot na dumi. Nagbigay agad ako ng LC score yan. Nagbigay agad tayo nito. May kaibigan tayo na nagtay yung rabbit niya. Ni-reset ako ito. Hindi naman ako veterinarian pero ito yung sinuggest ko ibigay sa kanya, no. So okay naman sa kanya. Sabi niya nag-reply siya sa akin after mga ilang days. Sabi niya, "Idol, okay na yung rabbit ko. Naka-recover na." Tingin ko tuloy-tuloy na, sabi niya. So, sabi ko sa kanya, huwag muna magbigay ng maraming pellet. Puro air dry lang na grass muna gamitin. Para hindi magtai yung rabbit niya. So, ito effective talaga to guys, sabi ko sa inyo. Ito ginagamit ko, LC score. Yan talaga. So, binigyan natin si Abra kanina 1 ml. Kasi baka biglang maglabas ng dumi na malambot. So, na-prevent agad natin. No? Tapos, siyempre, dextrose powder, automatic yan sa mga nai-stroke. Kailangan meron tayo nito. Pag stroke o kaya mahina, ang timpla ko nito isang kutsara, isang baso para malakas yung tama, no? Malakas yung tama parang crush mo. Malakas yung tama mo, di ba? Tapos ito, automatic electrolytes. 1 ml sa adult, pag stroke ng pag sa bata, 5 ml lang. 5 cc. Ano, half lang ng 1 ml, no. Ganun lang. Ang bigay natin, no? Half lang ng 1 ml. So, sa hita yan, na intramuscular yan. Ang baon yan. Tapos, ang pinaka-isa, tingin ko talaga, isa sa pinaka-nag-recover sa rabbit natin ngayon, ito. Bioseed. Always, dapat meron kayo nito. Bioseed for rabbit. Ito, guys, ang dami nang sinurvive nito sa ating, ano, ang dami na sinurvive na itong rabbit sa atin. Sumala noon hanggang ngayon. Ito ang gamit natin na ano na tag dito gamot para sa ano. Hindi siya actually gamot eh. Ano siya eh. Supplement siya eh. Parang ni-encourage siya yung rabbit na lumakas yung katawan niya. No? Ito yun eh. Oh. Ang dami niyang ano eh. Oh. Basahin nyo na lang dito sa ano niya. Sa mga tag dito.
mga indication niya na dapat kung paano siya binibigay, no. So tagal ko na rin ito ipinakita sa mga vlog natin, so okay na siya, no. Huwag na kayong magsubok-subok na iba pang mga gamot. Ito yung subukan natin. Nasubukan ko na. Hindi ko kasi ito ilalabas kung hindi ko nasubukan. Hindi ko ituturo. Hindi natin na-try ito, no. Tapos dun sa kaibigan natin, si ma'am, ano, si ma'am Tagito, Preciously, ma'am, ito yung bigay nyo sa rabbit nyo ngayon nagtatae. At saka ito, kausap ko siya kanina. Yan, ma'am Precious. Yan po ibigay nyo. Subukan na yan. Ito, pang rigo, pang palakas. Ito pampa ano ng diarrhea, pampa stop. Anti ano to eh. Anti bacterial, anti diarrheal siya. So yan ang binigay natin kay Abra. So okay na siya ngayon. Actually tumayo na yun, tinuberan ko lang ulit para mas ano pa siya, no, mas makarecover pa siya. So yun lang guys, no. Pakita natin. Tsaka yung announcement ko nga pala, announce natin yung sa may raffle natin. Tuloy lang po kayo sa pag-subscribe. Salamat sa mga pag-support niyo dito sa ginagawa nating kalokohan. Tapos yung mga ano natin na buluhan. So, hindi, joke lang. Ano, yun yung, ano, thank you natin. Pagkasasalamat natin sa mga nag-subscribe sa atin, no, patuloy. Taka yung sinasabi kong vlog ko, next week ko na siguro gawin yun tungkol dun sa, ano, International Rabbit Genetic Database. So, pinag-aaralan pa natin. Huwag naman tayo babanat agad hanggang hindi pa natin na pag-aaralan. So, ano natin, tsaka natin ano yun, italakayin. Marami naman positive side din yun, tsaka medyo may konting kailangan lang sila sigurong baguhin para maging fair and square sa lahat ng nagrarabbit, no. Maganda rin naman yung ano yun eh, yung motibo nila eh, kung bakit nila ginagawa yun, no. So mas advanced nga naman kasi yun, pero tsaka na natin pag-usapan yun pag ano na, kapag okay na yung ano natin, yung napag-aralan natin, no. Ayoko rin magbigay ng ano, opinion lang naman to sa atin, opinion lang, wala namang ibang ano. So yun guys, thank you. At saka meron tayong nire-review yung pellet ngayon, sinusubukan natin. So shout out kay Ma'am Ethel, no. Ma'am Ethel, shout out po sa iyo. Tapos tagito, siya yung nag-endorse sa akin ng pellet, so tina-try natin. Kasi yung Cosmo medyo tumaas siya, kaya medyo hindi naman natin iiwan yung Cosmo, maganda talaga yan. Tapos, ano, mag-ano lang tayo, mag-try lang tayo ng ibang pellet muna para maipakita rin natin sa mga, yung mga low, mga konti lang, maliit lang yung budget, kung ano ba yung magandang pellet para rin sa kanila. No? Salamat po. Ayun lang, salamat sa mga nanood, tsaka sa mga, ano, quick vlog lang natin na ginawa ngayon. So, thank you po sa inyo lahat. God bless po. Kita-kita tayo next vlog. So, yung mga nag-subscribe pa pala. Sa yung mga nag-subscribe, sa December 19, mag-start na tayo magbigay ng tag dito. Maglista ng mga pangalan. So PM niyo na sa akin sa 19 yung mga tag dito, yung mga pangalan niyo na naka-subscribe na kayo sa akin, yung mga screenshot ng mga ano niyo para tuloy-tuloy yung draw natin. Dadagdagan natin pa premyo pag umakyat pa yung ano natin, yung bilang natin sa ano, subscriber natin. Dagdagan pa natin yung mga prizes natin, para mas maraming mag-enjoy tsaka kabahan. So yun lang po, maraming salamat po ulit, kita next vlog. So God bless and good night po.